Hey guys, medyo maliit tayo sa frame na yan. Okay, so in today's video ay magluluto ako ng tortang ampalaya. So yes, ampalaya guys. So first time kong, actually hindi first time, second time ko na siyang ginawa. First time na ginawa ko is last week at nasarapan ako. At ano yun, yung kakaiba yung lasa niya. Normally, kapag nakakita kayo or parang pag ampalaya yung lulutuin nyo, isiisipin nyo is mapait. So, what I did is nag-experiment ako at ginawa ko siyang tortang ampalaya. So, eto na, ating mga gagamitin. Ito ang ampalaya na malapit na siyang maano. Okay, so anyway, okay lang yan siya kasi nga aanhin ko siya. Ikakat ko siya ng maliliit ng konti para siya yung parang pinaka ano, ilulubog ko doon sa eggs. Ayan, so meron ako dito ang apat na itlog. Then meron din akong kamatis. Tapos pipinuhin din natin siya along with garlic at saka yung ating onions. So let's start. Naka-ready na ako dito at ako'y wala sa frame. Ayan, so lang tayo. And hihiwain ko siya ng maliliit. Para sana, sorry naman kung hindi niyo ako masyado nahikita at ako ay medyo putol sa camera dahil hindi ko ma-set up yung ating camera. At tayo ay nagmamadali na dahil oras na ng pagluluto and silingit ko lang tong pag-vlog na ito para may pakita ko sa inyo and may share ko sa inyo yung aking natuklasang recipe na pakaiba. Kapag kasi kumakain ka ng ampalaya, normally kasi is parang naano mo na, parang tinatamad kang kainin or especially mga bata kasi nga, ano, mapait. Pero ito, hindi siya mapait, guys. So, hibain lang natin siya ng maliliit. At ito na yung ginagawa ko. Ayan siya, oh. Iniwa ko na siya ng ganyan and later on, paliliitin pa natin siya. Parang pipinuhin natin. Hindi naman totally pino, pero ano, ha, hiwain pa rin natin. Papakita ko sa inyo later, guys. So, ayun. So, pwede din to sa mga kids na, alam nyo, gusto nyo pakain ng mga gulay. Ito kasi is parang in-experiment ko lang last week and nagustuhan ko yung ano niya, yung lasa and nung mga tumikim din sa akin. Thank you so much sa aking ano, malapit na akong maging chef. Okay, so kung ano-ano na lang naiisip natin and meron akong bisita sa may likuran. Hey! How are you? So, nahiwa na natin yung sibuyas, guys. And garlic. At ito din. Ating ampalaya and ang ating kamatis. Now, pagsasamahin natin sila dito. At ina natin itong ating ampalaya. By the way, hindi ko na pala siya pinigaan kasi yung last time na ginawa ko to, hindi ko din siya pinigaan at hindi naman siya mapait. So, hindi na lang din natin siya pipigain. Kasi baka mamaya kapag piniga ko siya or inano ko siya, parang nilama sa asin, baka puno, kumait. Meron siyang konting pait, pero hindi siya yung kagaya ng sobrang pait, guys. So, ayan. Minimix ko na. I'm sorry. Maliit ang space ko at hindi tayo professional chef, tagaluto. And haluin na natin siya. Alam niyo, bagay na bagay ito dun sa mga, alam niyo yun, yung mga hindi mahilig kumain ng gulay, especially ampalaya, kasi maraming ayaw ng ampalaya dahil napapaitan sila. So, bagay sa kanila itong ipatikim para maiba naman. And, syempre, para ma-appreciate din nila na masarap yung ampalaya. So, tikman natin. Matabang. Hindi ko napapakita sa inyo, guys. Ayan siya, oh. Parang salad. Lagyan na natin siya ng log. So, ayan na siya, guys. So, nilagay ko na yung ano dyan at piniprito na natin siya. Hininaan ko lang yung apoy para talagang maluto siya. So, tara, prituin natin lahat. Super! Sarap! Pang yummy!
tarin natin. Let's see. Hello. Hi guys! So, ito na yung ating unang luto. And it's time for tikiman. Tikman natin yung ating unang niluto. Kung ano ang lasa. Tignan muna natin. Sarap siya. Hindi siya ganun kapait. And pwedeng-pwede mo na siyang i-serve sa hapagkainan at kumain ng masarap na tortang ampalaya. Second bite. May pa pala. Kakaiba siya sa mga kapag nagluluto ka ng ginasang ampalaya na nilalagyan mo ng itlog. So, ito naman is kabaliktaran. Gawin natin is pinirito natin siya. Gawin natin siyang torta instead of ikigisa natin siya. Para hindi natin maramdaman yung pait noong ampalaya. Wala akong nararamdaman or nalalasahan na sobrang pait. As in, okay lang siya sa akin. So, pwedeng-pwede ito sa mga ano ninyo, sa pamilya ninyo, sa anak ninyo na hindi mahilig kumain ng gulay at pwedeng-pwede nyo itong ipatikim sa kanila dahil hindi siya ganun kapait. May pait siya ng konti, pero hindi siya ganun. Sobrang pait. Okay, so, ayun lang guys. Ito yung ating ginawa na tortang ampalaya. So, lulutuin na natin siya lahat at ready na tayo kumain. See you on my next experiment, food experiment pala. Sarap. Yummy to guys. Super worth it talaga na itry niyo to. Especially kung kayo ay mahilig mag-experiment tungkol sa ampalaya at hindi kayo kumakain. Worth to try to guys. So, ayun lang guys. Kain na tayo. Tapusin natin to lahat at pwede na tayong kumain. Bye!